Walang kinalakihang ama ang batang si Sandy. 3 taong gulang pa lang nang pumanaw ang kanyang ama at mag-isang itinaguyod ng kanyang ina ang kanilang pamilya. Nagsumikap sa pag-aaral si Sandy sa hangaring magkaroon ng maginhawang buhay. Mahirap yung buhay kasi yung kakarampot na sweldo ng mother ko, yun ang pinaghahati-hatian namin magkakapatid. Ginawa ni Sandy ang lahat, matulungan lang ang kanyang nanay, gaya ng pag-iigib ng tubig at pamamalengke. At kapag ipit na, si Sandy ang inaasahan ng kanyang ina para humingi ng tulong sa kamag-anak. Minsan, uutusan ka ng mother mo, anak, punta ka muna dun sa tita mo, sa tito mo, manghiram ka muna. Yung mga lumang damit nila na ibinibigay sa amin, pero pakiramdam ko nun, bago na rin yun at maganda na rin. At tingin mo, parang napakalaking bagay na nito. Hindi nagtagal, kinukup siya ng kanyang tiyahin upang manilbihan bilang isang all-around helper. Tagawalis ng buhok, tagaligpit ng gamit. Lahat ng ito'y pinagtiyagaan ni Sandy upang may pambaon sa eskwela. Nagbunga ang kasipagan at pagpupursige ni Sandy. Pagkatapos ng high school ay nakatungtong siya ng 1 taon sa kolehiyo. Ngunit mas pinili niya na magtrabaho bilang isang messman sa barko. Natuwa ako dahil ito na yung pagkakataon ko na kumita ng malaki at makatulong dun sa magulang ko at saka dun sa mga kapatid ko. Mula sa pagiging messman ay napromote siya bilang chief cook. Nakakatuwa dahil hindi mo ini-expect na mararating mo yung mga lugar na yon. Kung iisipin mo, alimbawa mamamasahe ka, manapakalaking halaga nun eh. Pero sa pagiging seaman mo, nararating mo yun ng libre. Wala namang internet, wala namang text, wala namang email, no? Kung halimbawa susulat ka sa magulang mo o sa kapatid mo, ang sagot nun siguro mga 2 buwan pa. Delikado ang trabaho sa barko, minsan maalon, minsan gusto mong matulog kaya lang hindi ka makatulog dahil gumagalaw yung barko, matindi yung dinadanas yung galaw ng barko. So, and then yung minsan napirata na rin kami. Makaraan ng 2 taon, nakilala ni Sandy si Luz. Hindi nagtagal, nauwi sa kasalan ang relasyon ng dalawa. Subalit mahirap lisanin ang Pilipinas at malayo sa mahal sa buhay. Malungkot na iiwanan mo yung pamilya mo. Malayo man sa piling ng pamilya, naranasan ni Sandy ang malaking pag-ibig ng ating Ama sa Langit sa tulong ng mga kasamahan sa barko. Doon ko talagang naramdaman na pumasok na si Jesus sa buhay ko. Yun yung panahon na na-realize ko na ang laki ng pagkakasala ko sa Panginoon. Doon ko na-realize na kailangan ko pala ng Savior. Doon ko na-realize talaga na kung sino ako at kung ano ako, ano yung buhay ko. Parang ang salita ng Diyos ay naging salamin at pinapakita kung sino ka. Apart from Him, I can do nothing. Kailangan ko palang i-honor si Jesus sa buhay ko. Ayong lahat, meron pala tayong tatay na nagmamahal sa atin. Na despite the absence of my physical father, meron pala tayong spiritual father na pwedeng mag-guide sa atin. Makaraan ng halos 2 dekadang pagbabarko ni Sandy, nagdesisyon na siyang huminto at ipagpatuloy ang trabaho sa bansa kapiling ang pamilya. Dahil sa work experience, na-apply niya ito upang magkaroon ng college degree. Nakuha niya ang BS Office Administration taong 2011 nang makamit niya ang licensed real estate broker at nagtrabaho bilang isang manager sa isang ship management company. Bukod dito, isang pagpapala para kay Sandy na makatulong sa mga magulang at kapatid na maiahon sila sa kahirapan, maging ang kanyang sariling pamilya. Ang kanyang 3 anak ay nakatapos lahat sa pag-aaral at may mga maayos na trabaho, isa bilang flight attendant, isang musician sa Singapore, at isa ring seaman. Binigay din ni Lord yung pagmamahal na para sa kanya kasi nakikita ko rin mahal na mahal niya kami, mahal na mahal niya ako. Pinapakita niya ito sa kanyang work, sa kanyang actions, at dedicated talaga ang kanyang buhay para sa aming mag-anak. Kung kasama mo si Jesus sa buhay mo,
hindi ka mangangamba na magawa mo yung mga imposibleng bagay.